Sa sobrang paghanga ng mga Indo kay Justin Brownlee, ang sabi nila Michael Jordan nga daw ng IBL dahil sa kung paano niya binuhat ang Pelita Giants sa kanyang recent game laban sa BCL. Proud naman ang kuponan niya at sinabi na unbeatable na raw lalo ang Pelita Giants dahil kay JB. Coach Yang Giao may sinabi na naman na unfiltered tungkol sa team nila na ang Ross lang daw ang tanging team sa PBA na sumusunod sa patakaran at umayon sa sistemang legal sa liga. Ang dami natatamaan sa sinabi ni CYG. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Halos hindi makapaniwala ang BCL import dahil sa galing ni JB at kitang-kita naman sa mukha ng BCL na para silang may nakaharap na NBA player na ginawa na nilang lahat pero wala pa din. Habang sa kabila si JB binuhat ang Pelita Giants, alam nyo ba na sa sobrang kasikatan ni JB sa Indo, tinawag siya ngayon na Jordan daw ng Indo League at kahit mga kalaban, saludo sa athleticism niya. Tsaka basang-basa mo sa galaw ni JB na parang easing-easy lang naman sa kanya ang mga laban doon. At yung system na nilalaro niya agad niya napamilyar ilang araw lang na preparasyon. Sabi ng Pelita Giants team management na almost unbeatable na raw si JB ngayon kasi napaka-versatile at kaya niyang basagin lahat ng angulo at malusutan ng depensa. Siguro dahil si JB nasanay na rin sa physicality sa PBA kaya nakatulong ito ng malaki. Isa pa, kumpara mo rin ang quality ng basketball nila sa atin, medyo malayo-layo nga naman. Kumbaga, kung paano yung galawan ni JB, parang nasa practice lang siya kasi hindi siya masyadong bugbog. Yung binuhat niyang Pelita, parang maning-manilang kay JB yun. Sabi ni JB, kahit papano, may mga magagaling naman daw sa Indo League at namangha daw siya sa malaking improvement ng ligang ito. Bukod sa kanyang 23 points, nakapagdala din siya ng 9 rebounds at 3 assists. Sinabi din ng Pelita coach na si JB, isang import na hindi makasarili. Kumbaga hindi siya buwakaw at yung IQ na masyadong mataas, parang Michael Jordan nga raw ang tingin nila sa kanya. Sikat na si JB at kulang na lang magpagawa sila ng ribulto niya. Habang ang Indo basketball community naghahangad na lang din na sana magkaroon din daw sila ng player na gaya ni JB na pwedeng panlaban nila sa FIBA, yung player na pang national team. Siguro nga daw kung hindi na-discovery ng mga Pinoy si JB, agad nilang kukunin ang mabigat na opportunity na makuha nila si JB. E paano ba yan? Nakuha rin kasi ng hinebrang kumpiyansa ni JB at nagustuhan niya ang Philippine basketball pati ang buong kultura nito. Kahit ako, sang-ayon ako na parang malam Michael Jordan na talagang dating ni JB sa Asian level. Ang daming ang ayaw maniwala yung sinabi niya na hindi nakapaglaro si JB sa NBA. Pero magandang bagay talaga na si JB na punta sa PBA at sa ating national team. Tara, next update. Coach Yang Giao may sinabi ulit na tiyak ako hindi magugustuhan ng PBA. Bali na open po ito ni Coach Yang dahil sa retro jersey ng Rain or Shine laban sa Converge. Ang gamit nila na jersey ay Well Coat Dragons. Ayon sa interview ni Coach Yang, kilala ang franchise na to na sumusunod sa patakaran at simulat sa pool, naglalaro daw sila ng ma-integrity at pride, hindi gaya ng iba. Kung sa bagay, totoo nga naman. Sa pagkakaalam ko, ang Ross ang last independent team na nagkampiyon pero sobrang tagal na nun. Panahon pa ni Napoli at Jeff Chan. Kilala ang Ross na pata sila kahit sa trades. Mukhang sila pa ang nabudol gaya nung pinagpalit ng Ross si Pauly kay James Yap. Kung pagbabasa ng edad, hindi talaga patas. Pero hindi rin lugi ang Ross kay James Yap kasi kahit may edad na serviceable pa. Tsaka nakakatulong pa rin sa clutch baskets, walang kupas. Kaya ang Ross willing na bigyan siya ng max deal nung panahon na nailipat siya. Sabi ni Coach Yang, ano raw ba ang pagkakaiba ng max deal ng Ross sa max deal ng Magnolia? At si Pauly, medyo 50-50 pang performance niya kung totoo ba na nagampanan niya ang sapatos ni James Yap. Kung tatanungin mo naman ang mga tao, mukhang hindi naman daw niya nagampanan. Dagdag pa ni Coach Yang, pinangangalagaan talaga ng Ross yung integridad nila at pata sila sa lahat ng aspeto. Kaya ganun na lamang ka-proud si Coach Yang sa team na to. Isa rin to sa mga dahilan kaya bumalik si CYG sa kanila. At nahiyang si Coach Yang sa Ross dahil yung prinsipyo niya bumagay sa Ross. Kaya kung napapansin nyo, talagang super vocal si Coach Yang at lahat naman ng mga sinasabi niya may punto. At sa harap pa talaga ng mukha ng ref. Kung lahat ng team sa PBA ganito ang paninindigan, siguro patas din ang PBA ngayon.